Isa na yata sa pinakamay pagmamalaki ng ating nag-iisang pambansang kamao, Manny Pacman Pacquiao ng Pilipinas. Ay ang kanyang tibay na mga lamang loob at balun-balunan. Ikaw ba naman, pataasin ang pain tolerance sa pamamagitan ng pinakabarubal na pagpapasakit sa training na sa sobrang sakit eh, parang gusto nang birahin ng 860 to 1,000 pounds na suntok ni pambansang kamao, Manny Pacman Pacquiao, ang pumupukpok ng yantok sa kanyang iba't ibang bahagi ng pangangatawan. Hindi nga po matatawaran ang sipag ng ating pambansang kamao, Manny Pacman Pacquiao, sa pagtitraining, mga kaibigan. Na ayon niya po mismo sa kanya, ay talaga namang pinaparanas niya ng malaimpyernong pagpapahirap ang kanyang sarili. Nang sa gayon daw, ay pagdating sa mismong laban, ay madaling-madali na lamang ito para sa kanya. At kahit umabot pa nga ng buong maghapon ang laban, ay kayang-kaya pa rin niya makipagsabayan at makipagbugbugan. Kitang-kita naman po natin nung prime niya, mga kaibigan. Talaga namang parang si RoboCop kung makipagbuntalan. Walang pagbabago ang bilis at lakas mula round 1 hanggang matapos ang laban. Walang kapagod-pagod. Ngunit sa kabila nga po ng pagiging napakalakas ng ating pambansang kamo, Manny Pacman Pacquiao, mga kaibigan, ay may isang pagkakataon ang talaga namang sumubok at talaga namang humusga sa tibay at tatag ng ating nag-iisang 8th Division World Champion na di umano nga po ay siyang pinakamalakas, pinakamadien at talaga namang pinakanasang hindi na mauulit na suntok na kanyang nalasap sa buong buhay niya sa boxing na tumama sa kanyang bahay bodega. Muntik nang lumaglag at humapay ang tuhod nang tinaguri ang pambansang kamao ng Pilipinas, mga kaibigan. Dahil di umano ay kapirasong kapiraso na lamang ay lalaglag na ang tuka nito. Mabuti na nga lamang po ay kinaya niya ito dahil sa sobrang laks nga po na suntok na kanyang tinanggap sa isang lehitimong light heavyweight fighter. Napakalaking bagay talaga ng pagpalo-palo ng yantok at matinding training na ginawa ng ating pambansang kamao, mga kaibigan. Dagdag pa rito ay napakalaki rin ng kanilang naging diferensya sa mismong laban. Dahil noong mga panahong iyon ay si Manny Pacman Pacquiao lang naman, mga kaibigan, ay tumitimbang lamang ng 147 pounds. At samantalang si Antonio Margarito naman ay tumataginteng na 1,065 pounds. Na kung ating susumahin ay parang naging light heavyweight versus welterweight ang kanilang naging laban. Dahil nga po sa napakalaking diferensya ng kanilang mga timbang, na kung ating isasalarawan ay parang ang nilabanan niya po ni Pacquiao ay ang higanting boksingerong ito. Dahil itong dambuhalang boksingero lang naman na ito, mga kaibigan, ay isang lehitimong light heavyweight fighter sa kasalukuyan. Paano pa kaya kung naging ganyang kalaki ang height ni Margarito? Kakayanin pa rin kaya ni Pacquiao makipagsabayan? Sa kabilang banda naman, mga kaibigan, ikinuwento nga po mismo ni pambansang kamao, Manny Pacman Pacquiao, ang hirap na kanyang dinanas matapos ang kanilang naging laban ni Margarito. Sinabi nito na ito na daw ang una't huling laban niya sa junior heavyweight division, na kumbaga sa restaurant eh, napakain siya ng mamahaling di na hindi na mauulit. Dahil bagamat kitang-kita natin kung paano pinulbos ni Pacquiao si Margarito at pamagain ng inamang mukha nito na sa sobrang bugbog ay mahiya mo naging model na ng isang kahang sigarilyo, survivor kuno ng mga tumor sa pisngi at stage 4 na tuberculosis, ay talaga namang muntik-muntikan na rin talaga si Pacquiao na pulutin sa kangkungan. Kaya naman, sinabi mismo ni pambansang kamao, Manny Pacman Pacquiao, sa kanyang interview, nabibitawan at babakantihin niya agad nang walang preno ang belt na kanyang napanalunan. Mahalimuyak na araw ng Sabado, 13 Nobyembre, taong 2013, tuluyan ng naikasang tiniguri ang huling pagsubok, David versus Goliath at the most dangerous fight of Manny Pacman Pacquiao ng Pilipinas kontra sa higante ng mga Meksikano na si Antonio Margarito na tirador ng dinaing na balyena. Inakala nga po ng mga ibang lahi na nahihibang na daw si Manny Pacman Pacquiao sa kanyang pilit na pagpapataas ng timbang na ito, mga kaibigan. Lalo na nang kinasahan niya ang tiniguro ang buhawi ng mga Meksikano. Dahil di umano ay malabo pa daw sa sabaw ng dinuguan na manalo at masaktan ni Pacquiao ang higante mas mabigat at makunat pa sa makunat na si Antonio Margarito na may lahing caregiver na tikbalang at mangkukulam, pagpapataas
matiwakal daw ang ginagawa nito at siguradong ikapapahamak niya ito kung hindi niya ito ititigil. Ayon sa ilang ibang lahing boxing analyst ko no, dahil napakaliit nga daw po nitong si Pacquiao mga kaibigan upang lumaban sa isang junior heavyweight bout at paulit-ulit niya po nilang inuusisa na kung kakayanin ba talaga ng isang Manny Pacman Pacquiao na dalahin ng kanyang bilis at lakas ng suntok. May kartadang 91 panalo, 38 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout, 2 draw, at 3 talo lamang ang ating pambansang kamao mga kaibigan. Samantalang ang tinaguriang buhawi naman ay may 38 panalo, 27 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout, at 4 na talo lamang mga kaibigan. Ginanap ang kanilang laban sa AT&T Stadium in Arlington, Texas, United States of America. Bago ang kanilang laban, puro kaanima-animalan ang lumalabas sa buwang at gilagid na may singaw ni Margarito ang mga kaibigan. Minura nito ng inam si Pacquiao sa harapan ng isang musmos at paslit na bata. Tinanong pa nito kung sino ang mananalo sa kanilang dalawa ni Pacquiao. Kahit na ito ay hindi pa gusto ang pag-iisip. At syempre dahil nga bata ay sinabi nito na si Margarito ang mananalo. At tila minanipula lamang ang pag-iisip nito upang sabihin na siya ang mananalo. Tinawanan naman ito ng kanyang kaibigang osong si Brandon Bambam Rios mga kaibigan na talaga namang nakakabuisit at sinabing butas daw ng wet po si Boss Manny Pacquiao ng paulit-ulit. Kaya naman, sa galit ng ating pambansang kamao ay tinodo nito ang kanyang pagtitraining. Ginawa nitong motibasyon ang pangmamaliit na mga tao sa kanya at ang mga pambabastos na sinambit ng magkaibigang osong si Brandon Rios at si Antonio Margarito. Halatang halata rin naglilihap si Manny Pacquiao sa determinasyon mga kaibigan. Sa mismong laban, grabe, napakadaming tao mga kaibigan. Halos 50,000 daw ayon sa datos ang dumalo. Iba talaga ang karisma sa audience kapag isang Manny Pacman Pacquiao ang lalaban. Talaga namang dinarayo, hindi mahulog. Unang round, kitang-kita ang diferensya ng dalawa, mapahayt, haba ng galamay at laki ng katawan mga kaibigan. Ngunit hindi ito naging hadlang sa ating pambansang kamao. Bagkus ay hindi ito nagamit ng tinuguring buhawi ng mga Mexicano dahil sa bilis at talino ni Manny Pacquiao sa ibabaw ng lona. Round 2 at 3. Naging mainit ang mga round na ito para kay Manny Pacquiao mga kaibigan dahil ginawa na nitong walking punching mix sa bodega at nuya-nguya ni Margarito. Hindi magamit-gamit ni Margarito ang kanyang kalamangan sa laki kay Pacquiao dahil sa bilis at galing nitong umilak. Come on. Throw a punch.
Round 4. Dito na magsisimulang tumubo ang kulane sa kanang pisngi ni Margarito ang mga kaibigan. Pinagsasalag kasi nito ang kanyang nguya-nguyaan sa lahat ng mga kombinasyon na pinakakawala ni Boss Manny. Mas mabilis pa ba naman sa korup ng taong suntok ni Manny eh. Nagmukha tuloy senior citizen na may kulane sa singit ang galawan ni Margarito. Round 5, bahagyang nakakatama na si Margarito ang mga kaibigan, lalo na nung bahagyang makorna nito sa lubid si Manny. Ngunit agad din namang nakawala ito at sinuklian si Margarito ng iba't ibang uri ng mga kombinasyon di kulane. Round 6, grabe talaga ang footwork at side-to-side movement ni Manny Pacquiao mga kaibigan. Hirap na hirap si Margaritong makatama eh oh. Sumalit, sa huling minuto nga po ng laban, ay dito na makakatama ng solidong suntok sa bodega ni Manny Pacquiao ang tiniguriang buhawi ng mga Mexicano. Nasubok ang tatag ng bodega ni Manny Pacquiao mga kaibigan at nabuhayan naman si Margarito. Round 7, pinagalitan ni Bubu si Manny mga kaibigan at sinabing huwag na huwag magpapakorner at makikipagsabayan kay Margarito dahil nga may lahing engkantong tikbalang doon eh. Kaya naman sa round na ito ay mas lalong pinatindi na ni Manny ang kanyang footwork, mga atake at galawan. Hit that one good punch and he's got him. Oh, it's a nice left.
left. Come on, Uncle Slim! He looks good. Boy, he looks much better than before. Round 8, pinaalalahanan na naman ni Bubug si Manny, mga kaibigan, at sinabing laro-laruin lang ang laban at huwag makikipagsabayan kay Margarito at huwag magpapakorner. Ngunit tila sinasaway ito ni Boss Manny, mga kaibigan, at talaga namang nagpapakorner at nakikipagsabayan sa Kapteng Mexican. Round 9, nakinig na si Manny kay Buboy, mga kaibigan, side to side at circular movement na ang ginagawa nito. Kaya naman, mas lalo nang bumukol ang tumor sa pisngi ni Margarito. Napapaisip na rin ang ilang mga manonood, mga kaibigan, dahil mukhang dapat na daw ipatigil ang laban dahil delikadong-delikado na nga po ang sitwasyon ng mata ni Margarito eh. Come on!
Round 10. Nakakatakot ng sitwasyon ni Margarito mga kaibigan dahil lalo na itong nabubugbog kay Manny. Ngunit, bakit kaya tila walang ginagawang hakbang ang referee at doktor sa laban? Round 11. Dito na magtataka at mapapatingin si Manny kay Lawrence Cole mga kaibigan na siyang referee sa laban na tila nangungusap ang kanyang mga mata na tingnan muna si Margarito dahil naaawa na ito para sa kalagayan nito. Alam nyo mga kaibigan, ito ang isa sa pinakamabuting katangian ni Pacquiao na talaga namang hinangaan ang buong mundo ang pagiging mabuting tao. Round 12. Kahit duguan, basag-basag at tila naging kas na ng train tubusan itong si Margarito ay talaga namang kabibiliban mo din naman talaga ang puso nito sa laban. At talagang tunay na dugong Meksikano nga ang dumadaloy dito mga kaibigan. Napakatapang! Samantala, mahahalata mong pigil na ang mga atake ni Boss Manny at tila tinatapos na lamang nito ang laban nang sa gayon ay hindi na ganoong mapinsalaan ang higa.